Pangangalaga sa kapangyarihang moral. July 9. Sa mga makalangit na dako. Mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Unang Pedro Kapitulo 2 Versikulo 11. Mayroong nakababahalang naging pangkaraniwan sa pakikipag-usap sa kasalukuyan, na nagpapakita ng mababang estado ng mga kaisipan at moral. Napakabihira ang tunay na dignidad ng karakter. Madalang makita ang tunay na kahinhinan at pagiging pino. Konti lamang ang dalisay at hindi nadumihan. Tumitingin ang Diyos sa mga bagay na ito ng walang kaluguran. Ang mga maruming kaisipan na iniingatan ay nagiging gawi, at ang kaluluwa ay nagagalusan at nadudumihan. Minsang gawin ang isang maling gawa at magkakaroon ng batik na walang makagagaling kundi ang dugo ni Kristo. At kung ang gawi ay hindi iiwan sa pamamagitan ng matibay na determinasyon, magiging masama ang kaluluwa at ang mga batis na umaagos mula sa maruming bukal na ito ay magpapasama sa iba. May mga lalaki at babae na nag-aanyaya sa tukso, inilalagay nila ang kanilang mga sarili sa kalagayang matutukso sila, kung saan wala silang magagawa kundi ang matukso, kapag inilagay nila ang kanilang sarili sa kasamahang hindi kanais-nais. Ang pinakamabisang paraan na maging ligtas mula sa kasalanan ay ang kumilos na may tamang pagsasaalang-alang sa lahat ng mga panahon at mga pangyayari, na hindi kikilos o gagawa sa pamamagitan ng simbuyo ng damdamin. Kumilos tuwinan na may takot sa Diyos at makatitiyak ka ng tamang pagkilos, pagkatapos ay ipagkatiwala ang iyong reputasyon sa Diyos. At hindi masisira ng paninirang puri ang kahit isang butil sa iyong pagkatao. Walang sino mang makapagpapababa sa ating karakter kundi tayo mismo, sa pamamagitan ng ating pagkilos. Dapat mapanatili ang isip na nagbubulay sa malinis at banal na mga paksa. Dapat itakwil agad ang maruming mungkahi, at ang dalisay at nakapag-aangat na kaisipan, banal na pagninilay, ang dapat panatilihin, sa pagkakaroon ng higit pang kaalaman sa Diyos, sa pagsasanay ng kaisipan na pagbulayan ang mga makalangit na bagay. Ang Diyos ay may mga simpleng pamamaraan na bukas sa kalagayan ng bawat isa, sapat na matamo ang dakilang layunin, ang kaligtasan ng kaluluwa. Magpas siyang abutin ang isang mataas at banal na pamantayan, gawing mataas ang iyong marka, kumilos na may masigasig na layunin, katulad ng ginawa ni Daniel, matatag, nagsusumikap, at walang magagawang anuman ang kaaway na makahahadlang sa iyong pagbuti. Sa kabila ng hindi panatag, mga pagbabago, mga kaguluhan, maaari kang patuloy na lumago sa kalakasang mental at kapangyarihang moral.